Magandang araw po. Ang nakikita nyo po ngayon ay isang uri ng mga bangka na ginagamit po sa paglilikas ng biktima ng baha po. Bale, lima po yun ang dirito. Ayan po. Oh. Siguro dito nila inilagay ito kasi ang lugar na ito ay bahain po. Ayan o, oh, bale, lima. Ito rin po ay may maraming mga fish pond dahil malapit ito sa ilog. Ayan o, oh, ito mga fish pond dyan o. Oh. Doon. Oh, may mga pato pa nga dyan o. Oh. Ayan. Dalawa. Fish pond po nyan, nilalagyan nila ng tilapia. Okay, marami ding mga bakawan dito. Ayan o, oh, daming mga nipa o. Oh. Andali, papakita ko sa inyo yung mga bakawan dito. Yung nipa o. Oh. May bunga po ito. Ayan o. Oh. Ganito po ang bunga nito. Ayan po o. Oh. Ayan. Ayan po ang bunga niyan. Ito pa isa o. Oh. Malit pa. Ginagawa po nila dito is para maging alak. Pinuputol po nila dito. Sa may ano dito. May tangkay ng bunga. Ayan o. Oh. Pinuputol nila dito. Tapos nilalagyan nila yan ng tubo ng kawayan. O tubong ang tawagin nila dyan. Kinukuha nila na yung sap, niluluto at maging alak. Kung ano naman, ayaw nilang lutuin na alak, gawin nila itong suka. Okay, ilalagay lang nila sa jar at magiging suka na siya. O, ma-ferment na siya, magiging suka. Ayan o, mga bunga. Ganda. Kinakain din ang kunyan, ang laman yan. Puti ang laman yan. Parang nyug din, palinamnam. Pinipisi yan. Oh, umulan na. Ayun oh, dami oh. Malakas na naman ang ulan. Ayun. Daming nipa doon. Daming mga bunga ng mga nipa oh. Okay. Ayan. Ayan na yung ulan. Bakawan din ito. Puntahan po natin yung ilog dito. Yung ilog po dito ay puno ng ano? Puno ng nipa. Nipa palm. Ito po ay ginagawa nilang nipa shingle o yung pangbubong sa bahay po. Yung nipa shingle. Ito po ay nagiging hanap buhay na ng mga tao dito. Ayan po, makikita nyo yung pano. Daming nipa. Gang doon sa dulo. Yan. Doon po sila. Doon po sila kumukuha ng mga dahon. Tapos, ginagawa nilang nipa shingle po. Ayan lang din ang hanap buhay ng tao rito. Ginagawa nilang pambubong sa bahay po. Yan, hanggang doon. Ilog. Puro nipa. Makikita mo dyan o. Oh. Kabilaan po. Ayun. Oh. Ayan. Ayun oh. Merong ano doon, bilog ano doon. Tawag doon. Bangka o barangay ang tawag natin diyan. Oh, ayan oh. Yung tubig dito medyo malabo. May putik na kasi ito galing sa bundok. Ano? May mga naalod na rin mga logs, ayan oh. Oh. Ulan. Lakas ng ulan. Ayun. Dito sa may ano, ganitong mga uri ng bakawan o nipa palm. Alam niyo maraming nahuhuling mga crab diyan, crab. To. Mga talangka. Maraming uri ng isda. Okay? So, ang isa sa mga yan ay yung tinatawag nating yung tawag dito is yung kaggo. Tawag nila dyan.
parang po, parang ganito po ang kag ko. Itong pungga po ay ginagawa nilang soup. Shell po ito. Ayan. Ito, ipapakita ko sa inyo. Itong kag ko. Ito po, ang kag ko. Yaran, ito na po. Oh, yan po ang kago. Yan. Kago po yan. Yan. Idilalagay nila sa balot. Na ganito ang tawag nila diyan is balot. Yan. Yan po. So, itong mga ganito na shell, malalaki po ito. Ginagawa nilang soup. Masarap ito po. Masarap po ito. O di kaya pwede mo ring ilaga to. Lagyan mo na lang ng mga paminta, mga spices, pasaram na po yan na ulamin, may sabaw ka na. Ginagawa rin din itong kilawin. Ginagawa na dito is iniihaw nila yan. Kapag naihaw na, bumubuka yan. Tapos, inilalagay yung tubig kasaka yung laman sa isang bandehado. Nilalagyan po ng mga rekado at ang sarap-sarap po na kilawin. Parang kilawin na rin po yun. Kasi half cook lang po. Ayan o. Oh. Yan, ang dami. Oh, yan. Yan, para makita natin. Yan oh, dami oh. Yan. Tingnan niyo yung itong lalagyan na ginamit nila is yung dahon ng nipa. Ayan oh. Yan. Ito 100 pieces. ₱100 na piraso po ito. Oh. Good size na po ito. Ang lalaki oh. Kagaya ng isa nito. Oh, ang laki-laki oh. Oh. Pero kailangan bago miluto 'yan, linisan mo mabuti. Yan po oh. Ang laki-laki. Oh. Dalawa lang ang laman sa ang kamay ko oh. To, talagang mga full size ng mga 'yan. Oh. Sarap niyan. Inuhuli nila ito sa mga nipa nipa plantation po. Kung saan tumutubo itong mga nipa. Ito po ay nakabaon sa lupa. Kaya mahirap din ang kumuha nito. Talagang hinuhukay din nila. Yung lupa kung saan nandi dyan yung mga kwan. Nipa, palm. Ayan po. Oh. Kapag low tide sila, kumukuha niyan. Kasi mababaw yung tubig dyan, hinuhukay nila yan. At saka mayroon pala tandaan. Parang may maliit na butas. Parang doon humihinga itong mga clam na to. Clam. O itong mga kago, tawag nila dito. Ayan po oh. Ayan oh. Oh. Masarap din ano to. Ihalo sa pansit yan, sarap din ihalo sa pansit yan. So pwede mong kilawin sa pamaaran ng inihaw, pwede mong ilaga at ilagay sa pansit po pang sahog, ang sarap yan. Ayan po oh. Okay, so marami dito ng ganito, maliban sa ganito maraming pang crab dyan, mga isda, mga hipon. Kasi kapag ang mga kuan na yan, mga nipa na yan, kagaya nito, ay swang ta, sang, sanctuary po ng kanyan. Sanctuary po ng mga isda yan. Diyan sila nagpaparami. Oh. Diyan sila nagpaparami. Diyan sila nanganganak, nangingitlog. Oh. Mga ganyan. Oh. Ganyan po. Oh. Sanctuary ng isda ang mga 'yan. Diyan sila nangingitlog, tumitira, lumalaki. Siyempre, diyan na rin nila hinuhuli ang mga 'yan. Oh, 'yan. Dabunga na ito. 'Yan. So, 'yan.
ang masasabi natin patungkol sa nipa na yan. At saka maganda rin ito, ginagawa nilang tourist attraction. Kasi pati dito meron na silang floating cottage eh. Meron na silang floating cottage dito. Ayan, tingnan mo yan, oh. Itong Lucky Charm. Lucky Charm ang tawag ng floating cottage na yan, oh. Oh. Kaso wala ngayon dito, siguro nakagarahe siya. Yan. Ang feast sanctuary ng mga clam. Yan, isda, hipon, lahat-lahat na, igat, palos. Lahat-lahat na po, nandiyan na yan ang uri ng isda. Oh. Diyan. So, ang mga lugar na grito ay talagang sanctuary ng mga isda. Okay? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.